Hello mga kaibigan, welcome back dito sa aking channel at sa aming munting backyard. So bago tayo dumako doon sa aking video na ginawa kanina, so pumunta nga kami doon sa lugar nila misis ko sa father niya. So dahil nga Holy Week ngayon, so limited lang yung mga pwedeng puntahan na lugar. Bawal sa mga resort, sa mga ilog. Kaya pumunta kami doon sa lugar ni father niya para doon mag lunch. So ipapakita ko sa inyo mamaya mga kaibigan. So gusto ko lang sa inyo mag-share ng Word of God. So ito yung i-share ko mga kaibigan. So babasahin ko sa inyo yung verse sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So mga kaibigan, napaka-importante ang salita ng Diyos sa ating buhay. At napaka-importante din na may kinikilala tayong Diyos na ating tagapagligtas at Diyos na ating sinasamba. So ito mga kaibigan, regardless sa ating mga religion, so ito pinapakita dito ng Diyos mga kaibigan na handa niyang ibigay yung sarili niyang anak para sa atin na mga makasalanan. Sabi niya nga dito, kung sino ang maniwala at manampalataya na tanggapin na sariling Diyos at takabagligtas ang ating Panginoong Hesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So mga kaibigan, pinapakita dito ng Diyos na kahit makasalanan tayo, handa niya tayong tubusin para maging kanyang anak. So kailangan lang natin tumalikod sa mga kasalanan na ating nagagawa. So hindi ko po sinasabi na ako ay perpekto. Ang sinasabi ko po dito, lahat tayo ay nagkakamali at nagkakasala. Pero at the end of the day, pag tayo ay humingi ng tawad sa ating Diyos, nagsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan, handa niya tayong tanggapin at patawarin. So ako mga kaibigan, napakasarap na may Diyos sa aking buhay dahil tinutulungan niya ako sa mga pagsubok. So sa kabila ng aking mga nararanasan ngayon, so na-lay off nga ako sa trabaho. So sa biyaya ng Diyos, so nandirito ako sa harapan niyo. So kumikita ako kahit na nandito lang ako sa bahay kasama ng aking family. Kaya mga kaibigan, kung wala ka pang Diyos sa iyong buhay, wala ka pang Hesukristo sa iyong puso, ito na yung pagkakataon mo na tanggapin siya bilang ang iyong Diyos at tagapagligtas. So manalangin ka, magsisi sa iyong mga kasalanan at papasukin mo siya sa iyong puso. Maraming salamat sa pakikinig mga kaibigan at dadako na tayo sa ating video. So welcome mga kaibigan. Nandito tayo sa Look, Castillo, Zambales. Kung saan nga matatagpuan yung Carmelite Monastery. So nandyan sa bundok. So yan mga kaibigan, yan yung dinadayo na simbahan dito sa Castillos. So ito yung backyard na kinaroroonan ng mga alagang manok ng aking bayaw. So nag-aalaga din siya. So bale ito yung unang set ng kanyang breeders na native chickens. So maluwag din tong kulungan niya. Dito naman yung second set. So yan, nakikita niyong Rhode Island Red mga kaibigan. Binigay ko yan sa kanya para magamit niya na i-cross sa native. Ayan mga kaibigan, yung pabo. So dito nga pala galing yung mga alaga kong pabo mga kaibigan. Bali binigay yon ni father-in-law ko para may maalagaan nga ako dito sa aking backyard. So yan yung pinaka foundation na lahi. Meron din siyang pato mga kaibigan. Bali kukunin ko yung mga sisiw. Ayan yung nakikita nyo. Iuwi ko yan mamaya para maalagaan ko doon sa ating backyard. So magpapalaki ako ng mga pato
dahil masarap din ang karne niyan, mga kaibigan, at maganda rin paramihin. So may naglilimlim din dyan sa itaas ng kulungan ng mga pato nila. Ayan, native hen. So maraming mga manok dito, mga kaibigan. At may kambing din. So ayan, buntis yung kambing nila. At nandito lang din sa likod ng kanilang bahay. Ito nga pala, mga kaibigan, yung nanay ng aming baboy. So yung anak niya na nasa bahay, pangalawang batch yon ng kanyang anak. So malalaki ang lahi nila, pero native pa rin sila, mga kaibigan. At nakatali lang siya dyan sa lilim ng ating kawayan. So ganyan lang ang native dito sa probinsya, mga kaibigan, tinatali. So sa amin kasi nakakulong dahil walang pagtalian. So may alaga din na panabong si father-in-law ko. Ayun yung kanyang mga manok. So magaganda rin yung mga fighting cocks niya. Ito pa yung isa, mga kaibigan, oh. Ang ganda ng kulay at maganda rin yung tindig. So ito yung mga dwarf na papaya, mga kaibigan. So kung nakikita nyo, hindi kataasan at hindi rin katabaan yung kanilang puno, pero ang lalaki ng bunga. So ayan, mga kaibigan, no? So halos maabot ko na yan dahil mababa lang. Tapos yung bunga niyan, mga kaibigan, mas malaki pa sa pichel kapag nahinog. So ayan, mga bata pa pero ang lalaki na, oh, ang haba. So yan yung tinatawag na red lady na papaya, mga kaibigan. So ito naman yung tanim nila na patola. So yan, mga kaibigan, no? Ang ganda ng bunga, ang lalaki. So kung mag-uulam ka dito sa probinsya, pipitasin mo lang yan at sigurado fresh na fresh ang yung ulam. So ito naman, mga kaibigan, yung mga tanim na halaman ni mother-in-law ko. So ang ganda niya, no? So mahilig silang maghalaman, mga kaibigan. Ayan, napakarami ng magagandang bulaklak. So kahit mainit ang panahon, blooming yung mga bulaklak kasi naaalagaan. So ito naman yung bugambilya nila, mga kaibigan. So ang kapal ng bulaklak. Bali, yan yung nagsisilbing lilim dyan sa may papag tsaka upuan. So masarap dyan tumambay, mga kaibigan, dahil presko at malamig yung hangin. Masarap magpahinga dito, mga kaibigan. Napaka-presko dahil natural na shade yung ating pinakalilim. So ayan, mga kaibigan, humiga ako at inaantok ako dahil malamig yung hangin na tumatama dyan, kaya sinubukan kong humiga. So nagpahinga ako kaunti dahil parang nasa aircon ka, mga kaibigan, ang presko ng hangin. Ganyan dito sa probinsya, napakaganda. So ito, mga kaibigan, yung artificial pond ng mga breeders na tilapia nila, father-in-law ko. So dyan nakalagay yung mga breeders nila at dinidrain yan para makuha yung mga similya. So marami-rami yan, no? So marami din silang nakukuha dyan at maraming bumibili. Ito naman yung mga bakanteng pond, mga kaibigan. So hindi nagagamit yan dahil nga more on breeding at hindi sila masyado nagpapalaki ng for consumption. So kaya hindi nagagamit yan. So napapalibutan to, mga kaibigan, ng bulubundukin. Kaya walang signal dito. So yung bundok na yan, kung nakikita nyo, ang likod nyan ay dagat na sa San Antonio, Zambales. So ito yung water source nung kanilang mga pond, mga kaibigan, water pump and then deep well. So napakalamig niyang tubig galing dyan sa ilalim ng lupa. So dahil, mga kaibigan, bawal sa ilog, so dito na lang naligo yung mga pamangkin namin. So ayan, oh, enjoy na enjoy sila, oh. So tinubigan yung isang pond na hindi ginagamit, kaya
pwedeng-pwede nang liguan dahil malinis yung tubig bagong lagay. So ito yung anak nung aking bayaw, mga kaibigan. So yun siya, enjoy na enjoy sila. Ganito kasimple ang buhay sa probinsya, mga kaibigan. Simple pero napakasaya. So makikita nyo naman sa mga bata yung tuwa sa kanilang mga muka. A few moments later. So mga kaibigan, sana nag-enjoy kayo dun sa munting video na ginawa ko kanina. So kahit na stay at home, nag-enjoy pa rin kami. At nakita nyo rin mga kaibigan yung magagandang tanim. Lalong-lalo na yung mga bulaklak. Tapos may mga gulay din. Tapos nakita nyo yung papaya mga kaibigan, ang lalaki. So ayan no. Mas malaki pa to sa pitchel mga kaibigan. So alam ko ang tawag dito ay yung red lady na papaya. Kulay orange na may pagka dark red yung kanyang loob mga kaibigan kapag hiniwa. So papainugin pa namin kaunti ito para mas masarap. So shout out naman tayo mga kaibigan. Shout out kay Sir Cesar Gortiza. So maraming salamat po sir sa pag-avail ng aking mga Rhode Island Red Chicks. Pagpalain pa po kayo ng Diyos at stay safe po. And God bless always. Shout out kay kaibigang Alex Farmers. So bisitahin nyo yung kanyang YouTube channel mga kaibigan. Marami rin kayong mapupulot na aral at mag-i-enjoy kayo sa kanyang mga videos. Katulad ko rin siya mga kaibigan, backyard farmer, pero mas marami yung manok niya. So mag-i-enjoy kayong manood doon sa kanyang channel. So bisitahin nyo at mag-subscribe na rin kayo. Sana mga kaibigan, nag-enjoy kayo sa ating episode ngayon. Kagaya ngayon sabi ko doon sa ating simula ng video, napakasarap ng may Diyos sa ating buhay. Kaya huwag nyong kakalimutan na magpasalamat sa Diyos, magpuri sa Diyos sa inyong buhay at sa araw-araw na binibigay niya sa inyo. So hanggang sa muli mga kaibigan, stay safe, God bless us all.